araw ng mga banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Halina at inyong kamtan, kahariang inilan ng aking amang may kapal bago umiral ang tanan. Halina tayo't magdiwang sa araw ng mga banal na ipinagsasayang tunay ng mga anghel sa kalangitan sa pagpuri sa may kapal. Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo naway sumayin yung lahat. At sumaiyo rin. Ang kapatid, ngayon ay dakilang kapistahan ng lahat ng mga santo. Tama po natin sa misa natin ngayon ang mga intensyon para sa araw ngayon. Ang inyong mga intensyon kayong narito sa loob at sa labas ng Basilica Minor at pamansang nambana ni Jesus Nazareno. Ang mga intensyon ng mga na-cross-posting, ng mga chapels, groups at communities. Ang mga intensyon naman nakiisa sa atin sa mita ng live streaming through Facebook Live, YouTube, X at iba pang social media dito sa ating bansa at iba't ibang dako ng mundo. Sama rin natin sa misang ito ang ating intensyon para sa kapayapaan sa mga mundo, lalo tigit na sa Israel at Ukraine at ang matagumpay na sinodo ng ating simbahan. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib ng angkan ng Diyos, kay dumulog tayo sa maing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinubong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo makapangirihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Inupuri ka at ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos sarin ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, buktong na anak ng Diyos, kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kainingan, kang nananaluluknok sa kanan ng Ama, maawa ka sa amin. Ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipinagkaloob mong aming maparangalan sa isang dakilang kapistahan
ang kagitingan ng lahat ng iyong mga banal. Ilog namin, pakundangan sa napakaraming dumadalangin, na paapawin mo sa amin ang kinasasabikang batis ng iyong awa sa pagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ng pahayag. Ako'y si Juan at nakita kong umaakyat sa gawing silangan ang isa pang anghel, taglay ang pantatak ng Diyos na buhay. Humiyaw siya sa apat na anghel na binigyan ng Diyos ng kapangyarihang maminsala sa lupa at sa dagat. Huwag muna ninyong pinsalain ang lupa, ang dagat, o ang mga punong kahoy. Hintayin ninyong matatakan sa noo ang mga lingkod ng ating Diyos. At sinabi sa akin ang bilang ng mga tinatakan, 144,000 buhat sa 12,000 ng Israel. Pagkatapos nito'y nakita ko ang napakaraming taong di kayang bilangin ninuman. Sila'y mula sa bawat bansa, lahi, bayan at wika. Nakatayo sila sa harap ng trono ng mga kordero, nakadamit ng puti at may hawak na mga palaspas. Sabay-sabay nilang sinabi, ang kaligtasan ay mula sa kordero at sa ating Diyos na nakaluklok sa trono. Tumayo ang lahat ng anghel sa palibot ng trono, ng matatanda at ng apat na nilalang sa buhay. Sila'y nagpatira pa sa harap ng trono at sumamba sa Diyos. Ang wika nila, Amen. Sa ating Diyos, ang kapurihan, kadakilaan, karunungan, pasasalamat, karangalan, kapangyarihan at kalakasan, magpakailanman. Amen. Tinanong ako ng isa sa matatanda, sino ang mga taong nakadamit ng puti at saan sila nanggaling? Hindi ko po alam, tugon ko. Kayo ang nakaaalam. At sinabi niya sa akin, sila ang mga nagtagumpay sa kabila ng mahigpit na pag-uusig. Nilinis nila at pinaputi sa dugo ng kordero ang kanilang damit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa ang buong daigdig lahat ng naroon? May-ari ang Diyos ating Panginoon. Ang mundo'y natayo at yaong sandigay, ilalim ng lupa, tubig, kalaliman. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Sino ang marapat umahon sa burol? Sa burol ng puon, sino ngang aahon? Sinong papayagang pumasok sa templo? Sinong tutulutang pumasok na tao? Siya na malinis ang isip at buhay, na hindi sumamba sa Diyos-Diyosan, tapat sa pangako na binibitiwan. Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Ang Panginoong Diyos, pagpapalain siya, ililigtas siya at pawawalang sala. Gayon ang sinumang lumalapit sa Diyos, silang lumalapit sa Diyos ni Jacob.
Panginoon, ang bayan mo ay dumudulog sa iyo. Pagbasa sa unang sulat ni Apostol San Juan. Mga pinakamamahal, isipin ninyo kung gaano kalaki ang pag-ibig sa atin ng Ama. Tinatawag niya tayong mga anak ng Diyos at iyan ang totoo. Ito ang dahilan kung bakit hindi tayo nakikilala ng mga makasanlibutan. Hindi nila kinikilala ang Diyos. Mga minamahal, sa ngayon, tayo'y mga anak ng Diyos, ngunit hindi pa nahahayag ang magiging kalagayan natin. Gayunman, alam nating sa pagparitong muli ni Kristo, tayo'y matutulad sa Kanya, sapagkat makikita natin siya sa Kanyang likas na kalagayan. Kaya't ang sinumang may pag-asa sa Kanya ay nagpapakalinis. Tulad ni Kristo, siya'y malinis. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tumayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Kayong mabigat ang pasal ay kay Jesus maglapitan upang kayo'y masiyahan. Alleluia. 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 Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nang makita ni Jesus ang napakaraming tao, umahon siya sa bundok. Pagkaupo niya'y lumapit ang kanyang mga alagad at sila'y tinuruan niya ng ganito. Mapalad ang mga aba na wala nang inaasahan kundi ang Diyos. Sapagkat makakasama sila sa kanyang kaharian. Mapalad ang mga nahahapis sapagkat aaliwin sila ng Diyos. Mapalad ang mga mapagkumbaba sapagkat tatamuhin nila ang ipinangako ng Diyos. Mapalad ang mga nagmimithing makatupad sa kalooban ng Diyos sapagkat ipagkakaloob sa kanila ang kanilang minimithi. Mapalad ang mga mahabagin sapagkat kahahabagan sila ng Diyos. Mapalad ang may mga malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. Mapalad ang mga gumagawa ng daan ng ikapagkakasundo sapagkat sila'y itinuturing ng Diyos na mga anak niya. Mapalad ang mga pinag-uusig dahil sa kanilang pagsunod sa kalooban ng Diyos sapagkat makakasama sila
sa kanyang kaharian. Mapalad kayo kapag dahil sa akin, inaalimura kayo ng mga tao. Pinag-uusig at pinagwikaan ng lahat ng uri ng kasinungalingan at pawang kasinungalingan. Magdiwang kayo at magalak sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, purihin po natin ang ating Panginoong Hesus Nazareno. Nasa uuno tayo ng Nobyembre at dakilang kapistahan ng lahat ng mga santo. Ibig sabihin dito lahat ng mga santo, yung mga santo na nagkaroon na ng opisyal na proklamasyon na tinatawag nating canonized na at sa tradisyon ay nagkaroon na ng pagkakilala na santo at yung mga nasa proseso pa ng canonization at iba pang mga hindi nakikilala ngunit mga banal sa kanilang buhay. Ito yung araw para sa kanila. Kaya, paano po ito nagsimula? Noong pang-apat na siglo ng kasaysayan ng simbahan, ito ay nagsimula na ang lahat ng tao ay nagkaroon ng paggalang sa mga martir. Ibig sabihin yung mga nagbuwis buhay, nag-alay buhay at mga pinapatay dahil sa pananalig o pananampalataya. Hanggang sa ito ay sinimula na doon sa Edisa ng Atrisi ng Mayo at sa Antioch ay Linggo pagkatapos ng Pentecostes at sa Biyernes naman ng araw ng pagkabuhay sa mga taga-Syrians. Pero noong si Papa Bonifacio ika-apat ay nagproklama na ito ay gawing piyesta ng simbahan sa Atrisi ng Mayo noong taon ng 610. Ito ay magpaalaala sa pagkonsagrar sa Pantheon ng Roma na dating simbahan ng mga pagano at ginawang simbahan para sa mahal na Birhen Maria at lahat ng mga martir. Pero ang problema sa Atrisi ng Mayo, ito ay isang pagano rin na kapistahan ng Limoria na ito ay kapistahan para sa mga kaluluwa at mga espiritu na mga ligaw. Kaya inilipat ito noong 1 ng Nobyembre 731 ni Papa Gregorio Pangatlo. Pero hindi muna ito nagkaroon ng pangkalahatan na pagdiriwang. Si Emperador Luis ng Pransya ay nagpahayag na ito ay dapat gagawin na isang piyesta para sa lahat ng tao noong taon 835. Si Papa Gregorio VII, sinusupresa niya o inalis ang kapistahan sa Atrisi ng Mayo at ginawa na ng kapistahan ay 1 ng Nobyembre o On Dias de los Santos. Doon po nagsimula yung salita nating Ondas na araw ng mga lahat ng santo. Kaya On Dias de los Santos ay pinag-isa po natin naging Ondas. Itong kapistahan ng lahat ng mga santo ay isang debosyon para sa atin na ang lahat ay maaring maging banal o mga santo kapag tumatalima sa kaluuban ng Diyos. Dahil ayon pa sa ating unang pagbasa, sa Aklat ng Pahayag, Kapitulo 7, verso 2 at hanggang 14,
na napahayag kay Juan ang napakaraming tao na kung saan ay 144 kalibo ang mga Hudyo at hindi mabilang sa iba't ibang bansa ang nakadamit puti at may dala na palaspas ng pahayag na sila ay nilinis na ng Panginoon Diyos sa kanyang dugo. Ibig sabihin, ang dugo ng kordero, ng dugo ng ating Panginoon Jesus Nazareno ay siyang naglinis sa kanila kaya sila ay nagiging santo at naging banal. Hindi po dahil sa ginagawa, hindi po dahil na sila ay napakagaling, ang kanila pong paging santo ay isang biyaya, isang grasya o kaloob ng ating Panginoon Jesus Nazareno. Kaya ang buong daigdig ay magkaroon ng paggalang sa kanila ayon sa lahat ng mga banal. Sa ating ikalawang pagbasa, sa unang sulat ni San Juan, Kapitulo 3, na tayo po ay pinakamamahal ng ating Panginoon. At dahil dito, tayo ay may turing ng mga anak ng ating Panginoong Diyos. At bilang anak ng ating Panginoong Diyos, dahil ang Diyos ay banal, tayo na tumatalima sa Kanya ay naituring nina banal o santo. Kaya nagkaroon ito ng isang malalim pa na kahulugan dahil sa ating Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5, verso 1 hanggang 12 na pinapahayag ng ating Panginoong Hesus sa pamagitan ng Ebanghelyo ni San Mateo Kapitulo 5 ang programa ng proyekto ng Diyos para sa kabanalan. At ang sinasabi dito, makaroy. Makaroy, mapalad o pinabanal. At mapalad, hindi yung mga tao na nagkaroon ng pagwagi sa buhay nila o dili kaya ang mga taong mga mayaman o dili kaya matanyag o makapangyarihan. Ang tunay na mapalad sa ating Panginoon ay kakaiba. Marin siyang mapalad dahil sila ay aba, mga dukha. Mapalad yung mga nahapis. Mapalad yung nagmimiting makatupad sa kalooban ng Diyos. Mapalad ang mga mahabagin. Mapalad ang mga may malinis na puso. Mapalad ang gumagawa ng daan sa pagkakasundo o kapayapaan. Mapalad ang pinag-uusig dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Iba ang patakaran. Iba ang batayan sa pagiging banal. Hindi na ang katanyagan, hindi na ang dakilang ginagawa, hindi na ang kayamanan, hindi na ang posisyon, bagkos kung ito ay naugnay sa pagsasaksi sa buhay pananalig na maging dukha, maging simple, magiging inuusig at nagkaroon ng paghihirap para sa Panginoon. At lahat po ito ay makita po natin sa ating mga pagbasa na mayroon pong iba't ibang mga pagpapahayag ng ating Panginoon na hindi dahil sa atin, bagkos dahil sa awa, habag at kabutihang loob ng Diyos na tayo mahirang na banal. Upang tayo ay magkaroon din ng ugnayan sa Diyos ng malaliman, kinakailangan magkaroon tayo ng pagbabalik loob. Magkaroon tayo ng pagbabago, magkaroon tayo ng pag-alay ng ating buhay para sa Panginoon. Hindi man lahat sa atin ay maging martir na nagbuwis buhay o nag-alay buhay. Lahat tayo na gumagawa ng mabuti o dili kaya naghihirap dahil sa pagsasaksi sa buhay, pananalig at panampalataya, kahit na mahirap man tayo, dukha man tayo, pinag-uusig man tayo, inalimura man tayo, basta't nagpatuloy tayo sa ating pagsabuhay sa pananalig at panampalataya sa ating Panginoon, tayo ay mapabilang sa hanay ng mga banal. Hindi po ito madali. Hindi po ito masabi natin na kaagad ikaw ay maging santo. Kaya mayroong tinatawag na proseso ng pagkapakabanal na ikaw ay itaas muna sa altar bilang isang kandidato sa pagkabiyato. Kung ikaw ay magkaroon na ng
isang posisyon na ikaw ay naitala na na altar ng napabilang na hinirang ang kasunod na antas ikaw ay maproseso tungo sa beatification o magiging biyato o biyata sa simbahan. Pagkatapos nung biyato at biyata na, nagaantay pa ng mga himala na mangyari dahil sa iyo, dahil sa panalangin sa mga namatay, na mga maituring, na mga banal, upang sila'y maproklama o magtawag doon, canonization na maging santo. Kaya ito po'y napakahirap na at napakatagal na proseso, kaya hindi po lahat ay nakasulat sa talaan ng mga santo upang magkaroon tayo ng panahon na sila'y bibigyan ng parangal. Nagkaroon tayo ngayon ng kapistahan ng lahat ng mga santo, na-canonize man o hindi, dahil sila'y tunay na santo. Ito ang araw ng lahat ng mga ito. Naway tayo rin ay mabigyan ng magandang halimbawa sa kanilang buhay, sapagkat lahat naman tayo ay tinatawag sa kabanalan. Gaano man kahirap itong gawin, hindi ang tinitingnan natin ang karapukan at kahinaan, bagkos ang dakilang habag at ang kabutihan loob ng Diyos. At kung tayo'y nanalig, umaasa o tayo'y namumuhay sa pag-ibig ng Diyos at pag-ibig sa kapwa at pag-ibig sa sarili, ito ang tunay na batayan na mapapilang tayo sa mga hinirang na banal ng Diyos. Noon pa, ang simbahan, lahat ng members ng simbahan ay tinatawag ni San Pablo na mga santo. Pero itong mga santo ay para lang sa mga natatangi na mga tao na tunay na matapat at tunay na banal sa diwa, sa buhay, at sa buong paglilingkod sa Diyos. Tayong lahat ay tinatawag nito, naway mapabilang tayo at umaasa tayo ng awa at ng kabutihang loob ng Diyos. Amen? Purihin natin ang Diyos. Tumayo po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos Ama makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesus Kristo, isang anak ng Diyos, may nating lahat. Nagkatawang tao siya lang ng Espiritu Santo, pinaksanta mga birhen, pinagkasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay, inilibing. Nanaog sa ng mga yumao, nang may katlong araw na buhay magli, lumakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos Ama makapangyarihan sa lahat. Nagmulang parito tukom sa buhay ng matay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ni matay na tao at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal ko mga kapatid, buong bayan ng Diyos ito sa lupa, pag-isahin natin ang ating mga panalangin at mga panalangin ng lahat ng mga banal sa langit para sa mga pangailangan ng mga lalaki at babae sa lahat ng dakot at atin pong tutugon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang simbahan, naway ihatid sa kaharian ng langit ang lahat ng kanyang mga anak. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga taong may mabubuting kalooban, naway makatanggap ng tunay na buhay at kapayapaang di nagmamaliw sa pamamagitan ng mapantubos na dugo ni Kristo. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Tayo naway pagkalooban ng Eukaristiya ng lakas upang makapamuhay ng matuwid dahil sa pag-asang makakapiling natin ang mga banal sa langit.
Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga inuusig dahil sa pagiging matuwid, naway matatag na magpatuloy sa daan ng kabanalan. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Ang mga yumaong mahal natin sa buhay, naway makasama ang mga banal sa langit. Manalangin tayo. Sa pamamagitan ng mga panalangin ng mga banal, dinggin mo kami, O Panginoon. Sa tahimik, idulog natin sa Panginoon ang ating mga sariling kahilingan. Ama ng kabanalan at biyaya, inialay namin ang aming mga kahilingan kasama ng mga panalangin ng mga ng mahal na Birhen Maria at lahat ng mga banal. Taglay ang pagtitiwala sa iyong habag na nahayag sa kanilang mga dakilang buhay. Hiniling namin ito sa pangalan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga na ang aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang tangkapit iyong basbasan ng sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Tumayo ang lahat. Manalangin niyo, batid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, maging kalugod naman sa iyo ang aming mga alay sa paghahain namin bilang pagpaparangal ng lahat ng mga banal at ipagkaloob mong madama namin ang pagkamalasakit sa aming kapakanan na mga kapiling mo sa langit. Sabang itan sa Kristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin itaas sa Diyos inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin kapanito na yung marapat ni kaya aming pasalamatan ngayon iloob mong maging tampok ang mga mamamayan sa banal na lungsod. Sa lungsod naming Inang Jerusalem, nagtitipon ang mga kapanalig namin. Sa iyo'y masaya kaming dumudulog, sapagkat kami na nalig ng lubos, kaming sambayan mo ngayon natutuwa sa iyong pagkakadakila sa aming mga kapwa. Sila'y naghandog ng dalangit halimbawa upang sa pagdulog namin di kami manghina. Kay kisa namang hinsisiawit ng papuri sa humpay sa kalangitan, kami nagumingin sa kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo. Napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosanna, Hosanna, sa itaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosanna, Hosanna sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kasmitan ng Espiritu ng banal, makalob nito pang para sa maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin,
Ito ang aking katawan na ihandog para sa inyo. Kaya naman matapos ang hapunan, nawa kanya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis kanyang malagad at sinabi, tanggapin niyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walanghanggang tipan. Ang aking dugo ni ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng anak, kahit naalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat at manarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin simbahang laganap sa buong daigdig. Kususin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin mga kapatid naming naimlay may pag-asang sila muling mabuhay ganyan lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at tatuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawanin dapatin kaming lahat na makasalo siyang buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista, ni San Roque and San Lorenzo Reyes, ni San Pedro Calungsod, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na ang kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri si karangal mo sa pangitan ng anak na aming Panginoong Jesus Cristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin, magaling na utos at turo ni Jesus na pahayag natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang papatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Niling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng paipaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at tilasalat ng kapahamakan samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mga aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng makasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen.
Para sa lahat ang tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pariyo ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pariyo lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Mapalad ang may pusong talisay at nagbigay taan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Kamatayan man o buhay o ano pamangkinapal ay hindi makapagwawalay sa ating pagkakaugnay kay Kristong nagmamahal. Mapalad ang may pusong dalisay at nagbigay daan sa kapayapaan. Mapalad ang mapagtiis sa pahirap ng kalaban. Mapalad siyang namuhay ng banal. Announcement, available na po ang opisyal na kalendaryo para sa taong 2024 ng ating parokya. Mabibili lamang ito sa ating parish office sa halagang 80 pesos. Ang oras ng ating finance office ay mula 8 a.m. hanggang 5 p.m. May karagdagang discount sa mga bulk orders. Ang lahat po ay inaanyayahan, lalo na ang mga may sakit o may karamdaman, sa ating healing mass and service sa darating na November 2 bukas, Huwebes, sa ganap na ika-anim ng gabi. Makiisa po tayo. Available pa rin po ang ating mga All Souls envelope. Sa mga nagnanais, maaari kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakabilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nagaganap sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar.
sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po ang lahat. Manalangin tayo, Ama naming mapagmahal, sa pagsama namin sa iyong kadakilaan bilang tanging banal sa gitna ng tanang mga banal, hiniling namin ang iyong kagandang loob na aming pinabangang kabanalan sa iyong pag-ibig na lubos upang mula sa hapag na ito na mga naglalakbay patungo sa iyo, kami makabagtas sa salo-salo sa lagit na bayan naming totoo sa pangitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin para sa mga kaluluwa, mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang at siyugaling aming hiram na buhay. Kung kababang loob po kaming nanalangin at kami ng makaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa bundong ito, sila naway magkamit ng buhay siyang piling. Alisin mo ang namang mga kakumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iyahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong karyan sa langit. Kapayapaan kailanman ay gawa ng mga kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagdalot pakilahok ngayon sa ating Eukaristiya, Banal na Misa, kanit sa loob at sa labas ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno at naugnay sa iba't ibang social media platform na cross-posting sa iba't ibang para nawain inyong panalangin ay dinggin ang pong Jesus Nazareno. Salamat sa lahat ng mga laging tumutulong sa Quiapo Church. Salamat po sa inyong tulong. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos. Salamat sa mga naglilingkod ngayon. Pagpalain kayo lagi ng pong Jesus Nazareno. Ang pagiging banal ay hindi lang na tayo'y tumatalima sa kalooban ng Diyos. Higit sa lahat, ang awa, habag at biyaya ng Diyos ay ipinahayag niya sa atin. Ngayon na po ang maringal na pagbasbas. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Magsiyo kayo habang ginagawad ang pagbasbas. Ang Diyos na nagkaloob ng kadakilaan at kaligayahan sa lahat ng mga banal na ngayon pinarangalan, ay siya nawang magpala sa inyo ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ang mga panalangin ng mga banal ay magbunga nawa ng inyong paglaya mula sa kasalukuyang kasamaan. Ang halimbawa ng pamumuhay ay lagi namang maakit sa inyo upang ang Diyos at kapwa-tao ay paglingkuran ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Ngayong ikinagalak kaisa ng buong simbahan ang pagsapit sa langit ng mga banal para kamtin ang walang maliw na kapayapaan, makarating nawa kayo sa tahanan ng Diyos Ama upang makiisa sa mga banal sa kaligayahang walang hanggan. Amen. Amen. Pagpalain kayo makapangirihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Umayaking taglayin kayo paan pag-ibig at pag-asa ng pong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating pong Jesus. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno,
Sino dinarangal ka namin? Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati namin. Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, minulwalhati ka namin.